Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. May bago na naman po tayong natuklasan, mga ka-Aldab. Ito na naman po si Mr. Destiny ang magbibigay na naman po sa inyo ng napakagandang update. Ito, mga ka-Aldab, eh talagang basag na naman po ang mga taong may mga galit kay Mengay at kay Tisoy. Yung may mga hidden desire at sobrang galit po kay Mengay. Dito sa video, mga ka-Aldab, eh papakita ko po sa inyo ang lahat ng ebidensya ng nakita ko sa social media. Ito po ngayon ang kumakalat na talagang pinagpiepestahan po ng mga tao na napakagaganda ng mga na-comment na o yung mga nabasa kong comment. Dito, mga ka-Aldab, ay isang fake news at isang picture na kung saan po ay binabayaran po ng mga taong malaki ang galit kay Mengay, gustong pabagsakin si Mengay para lang po siraan siya, mga ka-Aldab. Well, bago po ako magsimula dyan, wala pong sumagot sa tanong ko, mga ka-Aldab, especially sa mga Armin. Di po ba? Wala pong sumagot sa tanong ko. Wala po akong nakitang comment na lumaban, na ipinagtanggol yung sinasabi ko sa kanila. Eto naman po, mga ka-Aldab, ang tanong ko. Bago po tayo pumunta sa ating mga topic, mga ka-Aldab, tatanungin ko lahat po ng mga taong naniniwala na may relasyon sila Main Mendoza at Argyo Ataide. Sa lahat po ng naniniwala, hindi nakasama rito yung mga true-blooded Aldab Nation. May magandang tanong po ako sa inyo, lalong-lalo na po sa mga nagko-comment sa akin na Mr. Paasa. Hindi ko na po kayo babanggitin dahil kilala ko naman po kayo at alam nyo naman po na ito yung sinasabi ko ay para sa inyo. Kung naniniwala po kayo, eh panoorin nyo po at pakinggan lahat ng sasabihin ko at ang tanong ko pagkatapos po kung may paliwanag itong nakikita nyo, mga ka-Aldab. Dito sa picture na to, mga ka-Aldab, ay isa namang edited picture na talagang kapansin-pansin ninyo ang ginagawa. Kumbaga, ito po ba ang ebidensya na sinasabi nyong totoo? Na po, halatang-halatang edited, di po ba? Yung tipo na talagang mabubwisit ka pero maniniwala sila. Dito, mga ka-Aldab, eh masasabi ko po sa inyo na talagang ang plano lang po talaga ay pabagsakin ang buong Aldab Nation. Diyan sa picture na yan ay gusto po talaga nilang ma-down si Alden at si Mengay. Ang gusto po nila ay itibagin ang true-blooded Aldab Nation. Kaya po nila yung ginagawa. Wala po silang ibang picture na makikita na tunay dahil wala naman po talagang nangyayaring tunay. Di po ba? Puro edited po ang pinapakita nila na talagang mabubwisit ka at magagalit po kung ako po ang nakakabasa niyan at mahina ang puso ko katulad ng mga taong nagko-comment sa akin na naniniwala na po siya sila sa mga posts, sa mga picture na naglalabasan, mga article na isinusulat. Eh bagsak na po ang true-blooded Aldab Nation. Kaya lang tayo po ay mapanuri. Hindi agad tayo naniniwala sa mga ganyang post. Di po ba, mga ka-Aldab? Kasi po hindi po lahat ng nababalita
ay totoo. Di po ba? May kasabihan nga po tayo sa mundo ng showbiz. Good or bad publicity is still publicity. Di po ba, mga kaaldab? Well, correct me if I'm wrong, mga kaaldab. Di po ba? Kasi sa totoo lang po, mga kaaldab, ginagawa po nila ito para lang pabagsakin sila Main Mendoza at Alden Richards ang kanilang fans. Di po ba? Well, wala naman po problema kung hindi na rin po, kumbaga hindi na rin sumikat tong dalawa, dahil alam po naman natin na mayaman na. Ang gusto po kasi nilang mangyari, sa totoo lang, magwatak yung mga main fanatics, maging main na lang. Yung Alden Richards ay maging Alden na lang. Di po ba? Wala na yung Aldab. Yun po yung gusto nilang mawala, ang Aldab. Kasi dikit po yan eh. Mas marami po sa totoo ang Aldab kaysa sa Main Fanatics at Alden Fanatics. Gaya ko po, Alden Fanatics po ako, at alam ko kung gaano po karami ang Alden Fanatics. At Main Fanatics din naman po ako, alam ko rin po kung gaano karami. Pero ang pinakamarami rito ang True Blooded Aldab Nation. Nakuha nyo na, mga ka-Aldab? Kasi ito po talaga yung gusto nila. Di po ba? Iba po ang persona nina Alden Richards at Main Mendoza. Ang trabaho nila ay artista po. Di po ba? Kaya bilang artista, kailangan gampanan mo ang mga script na pinababasa sa'yo. Di po ba? Kaya nga po, parang pelikula lang tong nagaganap, o parang isang teleserye na malapit na pong magtapos. Pero yung iba po, mga ka-Aldab, siniseryoso. Hindi po ba? Madali po silang naniniwala na may makita lang po silang picture, video, hindi na po gaganahan sa dalawa. Marami na pong comment, masasakit na salita ang ibabato kay Mengay Quezon. Tapos yung iba naman po ay nako, mga ka-Aldab, napakasakit po talaga. Totoo po lahat ng sinasabi ninyo, lalo na po sa mga True Blooded Aldab Nation, na konting makita lang po ng post, katakot-takot na panlalait, masasakit na salita ang inaabot po ni Mengay. Totoo yan, mga ka-Aldab. Hindi lang po dito sa comment nyo nababasa yan, pati po sa social media. Nababasa ko rin po yan. Kaya nga po, ramdam ko rin po lahat ng comment ninyo pagdating kay Mengay at kay Tison. Sabi ko nga po di bali na pong banatan ang channel na to. Di bali nang tawagin po ako Mr. Paasa o sinungaling, vlogger na walang kwenta, ang pangit magsalita, kumbaga, puro katrobak, mahilig ka magpaasa sa mga senior. Wala pong problema, mga ka-Aldab, tanggap ko. Pero yung isang tao na katulad ni Main Mendoza na sobrang bait sa mga fans, walang ginawa kundi ang mapasaya ang mga taong nagmamahal sa kanya, sasabihan mo ng ganun. Di po ba, mga ka-Aldab? Sino nga po ba ang matutuwa sa mga mababasa nilang ganyan? At eto pa ang pinakamasakit, mga ka-Aldab. Ito po sa picture na nakikita ninyo. Hindi ko alam kung totoo to, mga ka-Aldab. Ito po ay kumakalat sa social media at napakarami na pong comment ang nakuha natin dito, mga ka-Aldab, na taglagang sinasabi po nila bakit daw to nagagawa. Di po ba, mga ka-Aldab? Na magagawa po nilang siraan ang pagkatao ni Main Mendoza sa halaga lang pong 3,170, na ibabash mo lang si Main Mendoza. Grabe, mga ka-Aldab, halagang ganyan idadown mo o ibababa mo ang moral ng isang tao sa halagang ganyan? Ganyan na po kadesperado ang mga taong gumagawa niyan.
kay Main Mendoza. Masakit po kasi ito po yung kumakalat sa social media na hindi po ako sigurado kung totoo to. Pero mukha naman pong kung titignan nyo eh para naman po nakakabuisit kung makikita. Hindi man siya totoo, masakit po para po sa akin. Lalong-lalo na po eh sobrang mahal po natin sila Mengay at Tisoy. Pagkatapos ganito lang po ang gagawin nila. Ibabas sa ganitong halaga lang po. Maraming mamis, maraming titas ang masasaktan sa ginagawa niya. Tapos ganito lang ang halaga ang makukuha niya. Well, para sa atin, syempre, malaki na yan, mga kaaldab. Pero, ang karma po, tignan nyo. Hindi po ba? At sabi nga po nila, eh, dapat po ay makita to ni Tito Sen. O, dahil ang pikyo na po raw to ay isang matibay na ebidensya, mga kaaldab. Ngayon, mga kaaldab, sagutin nyo ang tanong ko sa mga taong naniniwala po kay Main Mendoza at kay Arjo Ataide na sila na po na pinupost ng GMA Network na talagang pinagmumukha na po sa buong Aldab Nation na sila na po ang may relasyon. Tatanungin ko po kayo, sana po sagutin nyo to. Naniniwala po ba kayo sa mga sinasabi nila? Kasi kung naniniwala po kayo, bakit pa pa nila gagawin to? Bakit pa po sila magpo-post ng mga balita na fake news? Magbabayad pa sila ng mambabas lang kay Mengay kung talagang may relasyon naman po si Main Mendoza at Arjo Ataide? Well, sagutin nyo yan, mga kaaldab, para po malaman ng buong Aldab Nation ang reaksyon ninyo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.